pwede ho kayong bumili ng shares doon. Pwede ho kayong kasi gusto ko, from us, magsimula ang mas maraming milyonaryo. Nang gusto ko po, mag-reach out ho tayo sa mga kakilala natin. Mag-reach out ho sa mga kaibigan natin. Nakuha niyo po? Kasi lagi kong naiisip yung kwento nung may isang bata ho kasi nasa Dalampasigan. Madaling araw, nakita siya ng kaibigan niya. May dinadampot na parang bato, binabalik ko ng mabilis sa dagat. Balik siya ng balik. Alam mo, maya-maya paglapit ng bata, sabi niya, pare, ba't mo dinadampot pa yung starfish na yan? Sabi niya, oo kasi pare, magmamadali, mag-aaraw na eh. Mamamatay kasi po. Eh, normal namang mamamatay yan eh, ba't mo binabalik pa? Yun nga eh. Para at least meron man lang ako maitabi, ma-save sa kanila. Anong punto? Hindi niya kayang isave lahat yun. Pero sa ginagawa niya, meron siyang maisisave. Tama? Anong punto ko po? Hindi rin ho natin kayang isave lahat. And that is true. Pero gusto ko po, from us, makabawas-bawas ho tayo sa problema nangyayari sa ekonomiya natin. Nakaw niyo po? Yes. And I believe kaya ho natin. Alam niyo bakit? Yung produkto ho natin ngayon, yung GPRS, ang operation ho natin ay global po. Yung produkto ho natin, puro international product yan. Remittance, ticketing, di ba? Tawag niyo po, load, international din yan. Di ba? Yung mga OFW, pwede rin magbenta ng bills, pwede rin bayaran ng bills nila. Travel packages, local and international. Grabe ho ito, sa totoo lang. Ang daming gustong gumaya sa amin. Maniwala kayo sa akin. Hindi ho magagaya ng kasimple ito. Tawag niyo po? Kaya if you are in here right now, dapat aralin mong mabuti ito. Today, is an information technology na. Online na ho lahat. And GPRS is an online business. Tawag niyo po? Kaya po ang kauna-unahan dito sa Philippines, online business. Na kahit na hindi kayo nagmi-meet ng client mo, pwede siyang magsimula. Nakuha niyo po? Marami pa kaming ginagawa para sa atin lahat to. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kahit anong galing nito, kahit anong ganda nito, kung hindi mo ito aaraling mabuti, useless pa rin pong lahat ito. Nakuha niyo po? Marami pa kaming training na gusto nyo namin paatina sa inyo, i-schedule ho namin to. Basta importante po, every time may mga training na ganito, ako na ho nagsabi sa inyo, please, bring your group with you. Always, bring your group with you. Ang tawag ko dito, C-cell session. Diba? Kung kala mo hindi ka natututo, maniwala ka sa akin, natututo ka. Kasi magugulat ka pag yung napapakinggan mo, ina-apply mo na. Nakuha niyo po? Kaya dati, ako, pag may nagtutok, sulit akong sulat. Hindi ko alam saan nila pinag-uwan, pinagsasalita nila eh. Sabi ko, ito yayaman ka, pumalapak. Sinusulat ko yun. Bakit po? Hindi ko alam saan kinuha eh. Di ba? Pag saan pumalapak yung tao, sinusulat ko. Pinapractice sa ba? Dito yayaman ka. Sabi ng mami ko, baliw ka ba? Malapit na. Alam mo bakit? Kasi maya, umaman eh. Sabi ko, kailangan pala ganun para umaman. Ginaya ko, di ba? Ginagayin lang namin. Kasi yung pag tumayo siya, halos pareho rin kami. Eh, ganun talaga eh. Pag gumaganon ka na, si Thomas yun. Halo ka na din. Tama? Isa pa ka, dito yayaman ka. Nahuli. Nakuha? Ganun buo talaga sa start. Di ba? Pag tayo, iba. Kaya mo, halos pag naninigas yung mga ano ko. Kasi pa nararamdaman mo kasi siya. Dapat ganun ho kayo. Di ba? Imagine mo pag-uusapan natin dito buhay mo, hindi mo kaya mararamdaman. Pagkwentuhin ka kita ang buhay mo dito, hindi ka kaya maiyak. Mahirap po kasi kami. Ganun, anda ko hindi. Pag kinuwento mo dito yung buhay mo, yun na lagi ko kwento mo. Huwag ka mahiya. Di ba? Mas mahiya ka pag wala kang kakainin. Tama? Kwento mo dito yung buhay mo. Pag pinagto ka dito, ikwento mo kung ano ikaw talaga. Huwag kayo magsinungaling. Yun ang pinakamatinding reason kung bakit tayo nandito. Yes. Yun ang ikwento mo. Yes. Tawa niyo po.
Diyan ako nagsimula. At kung ano ang pupuntahan ko, doon ako masaya. Kung mahirap pa ako ngayon, okay lang. Ito ho yung pupuntahan ko. Kaya ako nandito. Kaya ako nakikipagpuyatan. Kaya ako nagtatrabaho. Kaya ako nagre-recruit. Kahit marami yung hindi sumama, okay lang. Kasi po pag may dalawang sumama, ito pa rin ho ang tatama. Kaya bago pa makuha ko. Kaya mga kaibigan, diba? Ubusin nyo lahat ang kakilala nyo. Nandiyan yung alas nyo, naka-ano na yan. Nakalaan na. Huwag ka lang aayaw. Kasi alam mo, sa totoo lang, tandaan nyo laging 11 hours. Pag piling mo, ayaw mo na. Lalo ka dapat tumuloy. Pag piling mo, walang nangyayari at hopeless na, lalo ka dapat tumuloy. Kasi ibig sabihin mo nun, malapit ka na. Nakawin niyo po. Si Thomas Edison. Diba? 10,000 times, he created the perfect light bulb. And yet, he failed. Tama? Ano sabi niya? I invented 10,000 ways not to formulate a perfect light bulb. Ano kayo? Diba? Tuwang-tuwa pa siya. Pero on 10,001, he created the perfect light bulb. Nasunog yung laboratory niya. Ang dami natakot, nagulat, na-shock. Alam, sabi niya sa anak niya, Daddy, paano na to? Naku, ang saya. Tawagin mo ang mami mo. Sabi niya, bakit? Hindi na siya makakita ng ganito kalaking sunog sa bubuhay niya. Tatin mo yun. Ganun siya kapasitin. Diba? It depends on your attitude, how will you treat the scenario. Yes. You can make your treatment on the scenario happy, you can also make it sad. Tama? Kaya pag na-reject ka, malungkot ka, na-reject ka. Mali. Pag na-reject ka, yes, malapit na. Tama? Kaya pag hindi sumali, naku ba, congratulations, bakit? Hindi ka sumali. Diba? Hindi ako sumali. Eh, okay lang, bakit? Naku, malapit na. Magtataka pa yun, hindi sumali na ako. Masali pa yun. Bukas kay alas ko! Ay, ako yun, sasahin ako! Magpahingin pa yun! Tama? Guys, ganun lang. Lali mo isipin na, today is the last day of my life. Di ba? Pag ito last day mo, ano kayong gagawin mo?